Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" At sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi niyo? Sino ako?" Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanang ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang itali mo dito sa lupa ay itatali rin sa langit, at ang kalagan mo dito sa lupa ay kakalagan din sa langit. Ipinagdiriwang ngayon ng simbahan ang kapistahan ng luklukan ni San Pedro Apostol. Hindi ito tungkol sa isang silya o upuan ang kapistahan ito. Ang ginugunita ngayon ay ang katungkulang ibinigay ni Jesus kay Pedro na isinasagisag ng luklukan. Si Pedro ang pinagkatiwalaan na maging pastol sa ibang mga apostol at sa buong simbahan. Sa kasalukuyan, ang luklukan ni Pedro ay sa pag-iingat ng kanyang kahalili, ang Santo Papa, na siyang ngayong pastol ng buong simbahan sa daigdig. Pagkatapos tumugon si Pedro sa tanong ni Jesus, "Ngunit sino ako para sa inyo?" Sinabi ni Jesus na ibinunyag lamang ng Ama ang tamang sagot kay Pedro, "Si Jesus nga ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay." Hindi ba nakakagulat na unang narinig ang buod at puso ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano mula sa bibig ng isang tulad ni Pedro? Nang mabatid ni Jesus na ang pagpapahayag ni Pedro ng pananampalataya ay nagmula sa Ama, pinangalanan niya si Pedro na bato, at sa pamagitan ng batong ito ay itatatag niya ang kanyang simbahan. Dahil dito, kinikilala natin si Pedro ng unang Santo Papa at personal na pinili ng Diyos. Pagsasagawa, magpagabay ka sa Santo Papa sa pamagitan ng pakikinig sa kanyang mga itinuturo. Magbasa ka ng mga aral na isinulat ng mga Papa.